Hello, good afternoon guys. Ito po si Ingen Del Cruz. Para sa akin, Ingen Del Cruz vlog. For today's video, papakita ko na po sa inyo yung outcome nung pagkakalatag ng tiles sa kwarto ko. Natapos na po kasi siya. Stay tuned po. Natapos na nung mason. So, isi-share ko na sa inyo. Tapos, makikita nyo rin kung ano nga nalabasan niya, tsaka sabihin ko rin kung magkano yung nagastos lahat pagkatapos. I-share ko na rin yung tips para at least sa mga gustong malaman kung like estimations or whatever, at least makakapag-come up sa budget, kasi budget meal lang yung pagkakagawa ng pagkaka-renovate or upgrade nung flooring ng kwarto ko. So, mag-share ako ng tips, okay? And kung bago ka lang sa channel ko, please pakit yung like, tapos comment section, kung may gusto kong itanong or any suggestions, tsaka pakisubscribe na rin ako at click yung notification bell para updated ka sa mga susunod na uploads, okay? Stay tuned. In a few moments, i-share ko na sa inyo. Thank you so much. Stay tuned. Tapos na po yung tiling dito sa kwarto. Yes, sa wakas, natapos din today, which is the third day. Finally, completed na siya. Unified na siya. Yan. Hindi pa lang siya nalalagyan ng grout. If you notice, lahat yan may space na pa. Nalagyan pa yan ng grout. Odinod, may sumobrang isang buong tiles. So, 50 pieces yung binili ko. Total, 49 pieces. Lahat ito na size ng 40 by 40. Yan siya. Yes, sa wakas. Natapos na rin. Hindi ko pa rin ito pwedeng tulugan kasi papapintura. Si Sunday aasikasuhin naman yun. Kaya sa May. Kaya sa May. After ng kaya sa May, ire-retoke lang yan. Tapos pintura naman. Pintura, ako na siguro yun. Yung mga kapatid ko. Mahirap lang dito, babaklasin yun eh. Yung mga may mga lumang pintura. So, nabuo itong bahay na to since 2008. Napagawa. Maraming tagal yun. I'm so happy with the renovations. Okay. Makalat pa sa sala kasi nakakatambak sa labas lahat ng gamit ko. Hindi ko na siguro ibabalik yun mga yun. Papalit na lang ng ibang bed tsaka dresser. Thank you.
pinturahan yung paligid nito. Ito na nga po yung outcome ng paglalatag ng tiles. Completed na po siya. I'm so happy kasi so far nakita ko ayos naman yung pagkakagawa ng Kuya Bayani, yung worker, yung mason. At tapos nalagyan na rin ng grout ng kapatid ko. So, that's why nilinisan na. Tapos kinabit or binalik niya na yung pintuan ko dyan. Lumang pintuan pa rin yan. Nire-attach kasi binawasan yung ilalim para makuha yung height nung ano, netong tiles. So, since ikukwento ko sa inyo yung magkano yung nagastos ko all in all. Actually, budget meal lang to. Masabi kong budget meal kasi pinili ko yung pinakamura na tiles na sasakto sa budget ko. Though, mariwasa naman yung brand. Meron kasi silang items na gaya nito, bagong design daw nila. So, discounted price siya. Ang total pieces na binili ko is 50. Tapos, ang price nito is per piece, 59. May sumobra lang akong isang, ano, isang peraso. Tapos, syempre, yung mga tapyas-tapyas. Pero, isang peraso, nabuo pa siya na hindi nabawasan. Kasi sa computations ko, 48 pieces lang siya. So, pinasobrahan ko ng dalawa. So, yun nga. Hindi ko na naman na kailangan ibalik pa yung isa. So, dun sa binibilan ko lagi, palagi ng tiles, ang naging resibo ko mula sa kanya is, so, tiles na 50 pieces, 59 pesos each. Tsaka isang tile grout. So, 3,025 pesos. And then, siyempre, semento. Mga 2.5 cement yung nagamit dito. Tapos, nabili yung kapatid ko ng buhangin na lang na halagang 500. So, ipagpalagay na na, although more than 200 pesos na yung isang bag, isang sako ng ano, ng semento. Since di naman siya naubo, so ipagpalagay na lang na 600 yung semento. Tapos, 500 yung buhangin. So, that's 1,000 plus 3,025. So, ano, yung chines. Kasi, syempre, magpapasweldo ka. Tapos, wala pa yung food. Wala pa yung mga materials na yung ginamit. Aside sa main, sa nilatag dito. Okay? So, that's a separate computation. But all in all, I'm very happy with the outcome. Malinis na siyang tingnan, though mapapansin nyo na yung pader, medyo problema pa siya. Kasi yan yung pinakahuli na gagawin after nung sa kisame. Medyo papaayos. Tapos para mapinturahan, dadagdagan ng kornisa, ganyan. Tapos saka pa lang mag-aano ng wall, tatanggalin yan lumang pintura, tapos kami na lang din ng kapatid ko siguro yung mag-aayos nito sa pintura. Kasi kami naman, kapatid ko naman yung nag-ano nito, nag-paint before. It so happened na worn out na siya. Na kailangan na talaga siyang palitan. Okay. So, 4,125 yung nagastos ko. Siyempre, hindi pa kasama yung ano, yung excess like namili ng tile trim, gano'n, namili ng gagamitin ng mason, which is yung nylon, tsaka yung pa ba yun? Basta may ginamit ka na hose. Tapos, so, ang tile trim is nasa 250. Tapos, yung so, let's say, yung mga chenes, nasa more or less 500.
So 4,125 plus 5, so 6,625. Tapos wag na natin isama yung food para sa workers, isang mason tsaka yung kapatid ko. Siyempre yung pang ano nun, yung pang sweldo nun araw-araw. So pagpalagay na both sila, silang dalawa is nasa 1,000 pesos. So kung tatlong araw, kasi naging tatlong araw siya dahil yung first day, ang ginawa nila doon is nagtik-tik manually. Di na lang nila sinander, minano-mano nilang binutas yung sahig para maging wrap siya, para kumapit yung dry pack na process ng paglalatag nila ng tiles. Hindi kasi pwedeng ipatong siya kasi makinis yung flooring, yung semento, kaya dapat. Ayun yung process na ginawa ng mason. So, kung tatlong araw, so ipag-plugin natin 1,000 per day. So, plus 3. So, 3,000, 3 days. So, kaya na ba yung binanggit ko kanina? 4,000. Ayun na nga yung 4,125 na sinabi ko kanina. Plus mo yung 3,000 na pasweldo. So, nasa 7,125. Pero pa yung pagkain tsaka pa merienda. So, all in all, ayun yung nagastos ko. Dito pa lang yun sa pagpapatiles pa lang. But, worth it naman siya kasi ang ganda ng nung outcome. Nagustuhan ko yung, gusto ko takalain na may pattern pala yung tiles na yan. Kala ko kalat-kalat lang siya or sabog-sabog lang siya na shade ng brown. Minatch ko yan dun sa tiles namin sa sala kasi parang kahoy siya. Ganun yung design niya. Nagpo-form pala siya ng shape. Ayan o, parang maliit na diagonal, tapos lumalaki. Yan, ganyan. So, ang mangyayari dito is next yung papapalit na talaga yung kung mapapansin nyo po, hindi na maganda yung pintura. So, pinakahuli na tong pintura sa kabudget. Pagkatapos na itong kisami muna bago paayos ko itong pintura. Hindi ko na ibabalik yung dating gamit dito. So, ngayon ginagamit ko yung temporary ko na bed. Yung dati kong bed, hindi ko na rin ikakabit. Hindi ko na ibabalik dito. Tapos, ayun. Ayun na nga po guys, salamat po sa pag-stay tune nyo. So, finally, natapos na siya. Naikwento ko na lahat ng mga nagastos ko. And at the same time, nakita nyo na rin po yung kinalabasan. Natutuwa rin naman ako sa outcome nung tiles mismo. At least, may improvements. Ang ganda-ganda na niya. Tsaka mas, na siya. Malinis na siya laging tingnan. Di gaya nung dati na nahihirapan. Yung, alam ko na may time na kailangan ko nang linisin yung kwarto ko. Kaya lang kahit linis ko na siya. Kasi lang siya na, yung regular na semento lang. So, parang di ako natutuwa kapag nililinis. Yung pag kahit matapos ko na siyang linisin. So, at least ito, yung lagi siyang mukhang malinis. Okay. Ayun nga po, yung price na, o yung presyo na nagastos ko para sa pagpapatiles nito. Basically, tipid meals na yun, kumbaga, pinaka-lowest budget na yun. Hindi pa yung garbo. Okay, kasi may mga tiles na ibang klase na mas mahal siya. Though mariwasa naman siya, it so happened na naka-sale yung itong tiles, itong klase ng tiles na napili ko. Kaya medyo mababa pa rin yung gastos, may discount pa rin. Okay? And thank you so much pag-stay tuned sa channel ko. Kung bago ka lang sa channel ko, please pakihit naman yung like button. Tapos kung may comments ka, dun sa may section, pwede kang mag-type.
Any questions or suggestions, type mo lang po dun. Tapos, subscribe ka na rin, okay? That will help me a lot. And hit the notification bell too, okay? Again, thank you for always supporting and watching my videos. This is Aileen for my channel, Aileen De La Cruz Vlog. Stay safe. Bye-bye for now.